kahit ang knockout na naranasan sa kamay ni Juan Manuel Marquez ay ikatlo na sa boxing career ni Manny Pacquiao. Una siyang napatumba ni Rustico Torrecampo noong 1996. Pero sa bawat pagkabigo, laging nakakabalik na mas malakas si Pacman. May news to go si JP Soriano, exclusive. Here's that right hand as he moves from... Ikinagulat ng buong boxing world ang suntok na ito na nagpabagsak kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pero kung tutuusin, ikatlong beses na ito na siya ay na-knockout. Ang una, natikman ni Pacquiao noong 1996 nung bagito pa siya sa boxing sa isang kapwa Pilipino, si Rustico Torrecampo. 16 na taon na matapos niyan, hindi pa rin malimot ni Torrecampo kung paano niya napabagsak si Pacquiao gamit ang kaliwang kamao. Isa lang naman siya sa tatatlong tao na nagpabagsak sa pambansang kamao. Ang panalo, parang pasaraw na nagmarka sa isip ng mga tao. Kuya Manny, Pacquiao, kilala sa mga bata. Sabi ko, ito kasisilang pa lang pero... ako na pinag-usapan nila. Paniwala pa niya, ang pagtumba raw ni Pacquiao noon ang humamon sa People's Champ na mag-ensayo at galingan pa. Sama rin sa experience niya. Nung tumigil siya ng mga isang buwan, siguro dalawa, pagbalik niya, tuloy-tuloy na nag-champion siya kagad. Kasunod na kanilang laban muling na technical knockout si Pacquiao ng isang Thailander pero noong 1999 pa. Kaya naman nagulat daw siya na muli itong naulit sa kamay ni Marquez, lalo pat malaki raw ang iginaling ni Pacquiao mula nang huli silang magkaharap. Ang gusto ko si Manny manalo dahil nakapostag ako. Baliktad nangyari. Lucky punch yun. Yun ang ganun din ang klaseng suntok nung pinatama sa kanya. Kasi yung time kong... Bagamat kabisado pa ang kombinasyon ng suntok na nagpatumba kay Manny, 1997 pang retirado sa boxing si Torrecampo at may negosyong mamihan sa ngayon. Kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magretiro ang isa sa itinuturing na alama sa boxing. Yung nangyari sa inyo, natural lang yan dahil nasa laban kayo. Pwede ka nang tuminto na dahil nandiyan na natupad na yung mga pangarap mo lahat-lahat. JP Soriano, GMA News.